So yun, what's up mga boss? May update tayo ulit ngayon. Meron tayong project na 4AG Silver Top. Kadarating lang niya kagabi. Ayan, dadagdag ko dito yung clip nung pagbaba niya sa flatbed. Kumuha lang tayo ng panggawa ngayon para kahit sarado pa rin tayo. Kahit kulang-kulang pa rin, meron naman kaming panggastos. Mga boss, tapos na tayo mag-repin. Yan. Ito yung manual ECU. Tapos ito yung automatic ECU ng silver top. Ngayon, hindi kasi sila pareha. So, kahit pareha silang galing sa silver top, magkaiba sila ng pinout. So, dito, nag-repin pa tayo. Kasi, itong isang ECU na to, itong matic na kasama ng makina, marami ng sunog. Ngayon, ayan o, ayaw niya na magbigay ng error code kapag nagda-diagnose tayo sa PE1E1. Kasi, pero pag nag-ignition on ka, may check engine siya, tapos nawawala. Walang error kahit maghugot ka ng mga sakit dito. Tapos dito naman, ito medyo fresh to, kaya sinugalan na natin mag-repin. Tapos malalaman natin kung anong problema. Right. Sana gumana pala to. Bigay din siya ng magbigay siya ng error para malaman natin yung mga kailangan na sensors dito sa makina. Okay? Hello boss, ito na. Medyo napababa na namin yung minor. Okay yung ECU na isa, may check engine siya, oxygen sensor. Tapos, ito, PC valve, kailangan natin palitan to ng original na pang blacktop. Kasi itong nakalagay dyan, pang 2E yan, hindi talaga uubra yan. Tapos dito, meron kaming mga pinatay muna na vacuum.
para ma-isolate lang namin para makita tong buong hanginan niya. So far, nung mga tinatay namin, okay naman na. Tapos dito sa loob, mukhang malaki-laki ang kailangan natin gawin sa wiring. Kasi para mapagana ko tong isang box, ang dami kong binypass muna. Ayan, ganyan siya kagulo. Tapos yung fuel pump, wala nga siyang power. Pag ignition on mo, bumubukas na to. Either siratong relay or yung trigger niya dun sa may AFM, dun nagkakaroon ng problema. So, ano dito, rewire. Tapos, yung sa makina, ayan nga, kailangan natin baklasin tong intake manifold, lilinisin, kasi medyo madumi na rin. Tapos, lahat ng hangin, lahat ng mga vacuum lines, kasi itatama, check. Tapos dito nang gagaling yung ground ng fuel pump relay . So, check din natin yung connection niyan mula dito, papasok sa loob. Kasi meron lang ang ginawa dyan, ayan . Ilagyan lang siya ng jumper dito sa supply, papunta sa pump. Kaya umaandar. Yun. Yung clutch nga pala, lusot. Wala na siyang fluid, ibig sabihin itagas yan. Kailangan din palitan. Taas baba na yan pag kami gumagawa. Para iwas backward. Ito boss . Dito tayo sa loob . Pag ginagalaw yung harness, babago yung minor. Sige, hatake mo ulit. Batakin mo. Ayan . Ngayon, okay na naman. Okay, balik mo. Ayan, namamalya. Kailangan talaga mawalwal to. Ma-check. Tapos, tanggalin na yung mga walang kwenta. So yun mga boss, yun dun nga pala sa big body na blue. Mag-update na lang tayo dun kapag nakakapag-report na tayo sa may-ari ng mga kailangan pang gawin. Tsaka yun dun sa compression test, kasi i-compression test na rin natin siya para ma-check yung macro. Alright. Say bye-bye na chum. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Okay. Say bye-bye. Say bye-bye.